tayo ay magkaisa. Magandang araw po sa lahat ng ating mga senior citizens, sa inyong pamilya at sa lahat ng mga Pilipino. Habang tumatagal, tumitindi ang laban politika dito sa ating bansa para sa election 2022. Habang tumatagal, maging ang mga supporters ay tumitindi ang kanilang suporta para sa kanilang presidente at vice-presidente para sa election 2022. Nitong mga nakaraang linggo lang ay lumalabas na sunod-sunod ang mga resulta ng presidential at vice-presidential survey election 2022 ng iba't ibang mga social media platform, mga pahayagan, iba't ibang mga organisasyon, maging ang mga non-commissioned NGO ay nagpatupad na rin ng mga president and vice-presidential election survey 2022. Na kung saan lumalabas na patuloy na nangunguna sa pagka-presidente election 2022 si Bongbong Marcos at Sara Duterte bilang vice president sa election 2022. Ngayon naman, magugulat ka sa latest na inilabas ng presidential at vice presidential survey ng RP Mission Development Foundation Incorporated, isang non-commissioned NGO. Ang survey na ito ay pinatupad o isinagawa mula November 16 hanggang November 24, 2021 sa mahigit 10,000 respondent face-to-face interview mula sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinanong ang mahigit 10,000 respondent, sino ang iyong ibuboto bilang presidente at vice-presidente kung ang eleksyon ay gagawin ngayong araw? Nangunguna at top 1 si Ferdinand Bongbong Marcos na nakakuha ng total of 23.94%. Nakuha niya sa NCR ay 25.37%, 28.85% naman sa Baluarte of Luzon, 17.87% naman sa Visayas at 19.27% naman sa Mindanao. Pumangalawa naman si Francisco Isko Moreno Dumagoso na nakakuha ng total of 21.75%. Nakuha niya sa NCR 30.18%, sa Baluarte of Luzon 22.70%, 19.80% naman sa Visayas at 17.56% naman sa Mindanao. Pumangatlo naman si Emmanuel Manny Pacquiao na nakuha ng total of 15.94%. Sumunod naman si Maria Leonor Leni Robredo na nakakuha ng 15.10%. Christopher Bongo na nakakuha ng 14.25%. Pamphilo Ping Lacson, 6.35%. Ernesto Ernie Abela, 0.10%. At ang mga don't know, refuse ay hindi at nagsalita, 2.56%. Sa pagka-vice presidente naman, nangunguna at top 1 si Sara Inday Duterte na nakakuha ng total of 44.88%. Sa NCR nakakuha siya ng 29.13%. Sa Baluarte of Luzon nakakuha siya ng 37.8%. Sa Visayas, 42.30%. Sa Mindanao, 69.76%. Pumangalawa naman at sumunod sa kanya si Vicente Tito III Soto na nakakuha ng total of 33.20%. Nakuha niya sa NCR ay 41.56%. Baluarte of Luzon, 40%. Sa Visayas, 36.21%. At sa Mindanao, 13.49%. Pumangatlo naman si Francis Kiko Pangilina na nakakuha ng total of 11.34%. Nakuha niya sa NCR 13.12%, Baluarte of Luzon 11.55%, sa Visayas 13.4% at sa Mindanao 8.57%. Sumunod naman si Willie Doc Willie Ong na nakakuha ng total of 6.96% at huli naman si Jose Lito Atienza na nakakuha ng 2.11%. Ang mga don't know, refuse o mga hindi nagsalita, total of 1.50%. Lumalabas sa resulta ng survey na ito na nangunguna at top choice ba rin si Bongbong Marcos. Ngunit dikit ang laban nila dito sa survey na ito ni Dumagoso Isko Moreno. At sa pagka-vice presidente naman, mas nangunguna pa rin si Sara Inday Duterte na merong 11 points na lamang kay Tito Soto na pumangalawa sa kanya. Disclaimer lang po sa ating mga viewers, ang mga datos at resulta ng President and Vice Presidential survey na ito ay galing po sa Facebook page ng RP Mission Development Foundation Incorporated. Kaya naman po, habang lumilipas ang mga araw at lumalapit na po ang election 2022, dumarami na po ang lumalabas na mga resulta ng presidential at vice presidential survey na isinasagawa ng iba't ibang mga organisasyon, pahayagan at mga social media platform. Kaya naman, ikaw bilang isang Pilipino at bilang isang senior citizen,
Sino ang iyong napupusuan bilang presidente at vice-presidente sa election 2022 na siyang mangangalaga ng ating bansa sa susunod na 6 na taon? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone!